At nasa stage na nga tayo ng pagbabaklas para masimulan na ang paglalatero sa sasakyan. Dami lumabas na kalawang. Yung mga interiors, tinanggal na rin yung dashboard. Napansin ko, ito, ang daming kalawang. Kaya magkabila, talagang iisa-isahin namin yan. Kaya ako, suggestion ko kung kayo, kukuha ng i-restore ng sasakyan, siguraduhin nyo na yung body ng sasakyan, lata pa. Hindi naman sa nagre-reklamo, no? Tanggap ko naman kung ano man yung naging kinahinatnan nung sasakyan. Madami talaga kaming na-discover. Hindi baling matagal, mapusisi, o isa-isa. Ang importante, progress over perfection. Yung pang-ilalim ng sasakyan, sinilip ko na rin. Para kahit paano, ayan, maraming butas. Masabi ko dun sa latero, kahit na may usapan na kami, mabanggit ko sa kanya ano yung mga sira. Ayan yung mga bulok sa bubong. Siguro abutin mang mga 3 weeks to. Boxtype. Unang-una sa lahat, maraming salamat sa mga nanonood at nagko-comment sa video ko for the past 2 episodes, no? Hindi ko naman ni-expect na may mga magko-comment at makaka-appreciate pala ng video ko. Kaya maraming salamat. Sa mga gusto nga pala malaman magkano yung nagastos ko so far dito sa pagre-restore ko ng Boxtype, i-message nyo po ako sa messenger ko. I-share ko po sa inyo, nandito po sa details yung messenger ko. So kung gusto nyo pong malaman so far yung mga nagagastos ko, willing po akong i-share yung photos nung mga presyo ng mga binibili ko. So marami doon mali, maaring tama, maaring sakto lang, at least meron po kayong reference. Itong nakaraang weekend, umuwi ako sa tatay ko. Yan, para may bonding kami, dalawa kami naglinis ng mga recently na acquire ko ng mga parts. Yan, lilinisin namin yung dalawa. Para kahit paano, habang nagkukwentuhan kami sa progress about sa pagre-restore ko sa sasakyan ko, may bonding kaming dalawa. Yan, o habang malakas ang inyong mga magulang, spend time with them and share ano yung mga pwede nyo i-share sa kanila. Dahil nga pala sa restoration video ko, nakilala ako na tumutulong sa akin ngayon at nagbibigay sa akin ng mga tamang pyesa na ikakabit ko sa kotse ko. Shout out to Sir Mike. Kasama ng mga to, ang mga nakuha ko kay Sir Mike, yung mga interiors ng sasakyan. Iba dyan naman, kinuha ko sa kotse ko, nililinis ko lang para by the time na maayos, mapinturahan, ikakabit na lang. Habang ako yung naglilinis ng mga pyesa kasama ng aking tatay, na-realize ko na ang bawat pyesa sa sasakyan na ito ay may kanya-kanyang sariling kwento. Hanggang sa muli!